At ayan na po guys, pumasok na sa ating GCash wallet yung 3,000 pesos na galing sa ating GCredit. So ngayon guys, titingnan po natin ang aking GCredit remaining balance. Hi guys, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel, my name is Melvin at sa video pong ito ay tuturuan ko po kayo kung paano i-convert sa cash ang GCredit. At pwede natin itong i-cash out kaagad. Applicable pa po ito guys this time, December 22, 2023. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys ha, dahil step by step ko pong ituturo sa inyo. Disclaimer lang po, ang video ito hindi po sponsored ng GCash guys ha, or ng GCredit or ng CIMB. Nice ko lang pong ibahagi sa inyo na pwede palang convert to cash ang ating GCredit. Kaya bago ko po sisimulan, sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit na yung bell para updated po kayo sa mga tutorial videos kong i-upload. Maraming salamat po. So let's start. Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ay papakita ko po muna sa inyo guys kung kailan po ito ginawa. Trinansa ko ito guys ngayong buwan lang po guys. Ito po ay papakita ko po sa inyo. Ayan po, December 22, 2023. Tapos in-upload ko ang video ito December 24, 2023. So dalawang araw lang nang nakalipas. Baka sabihin kasi ng iba, luma na itong video ko. Luma na ang application na to. So let's start. Ang una po natin gawin guys ay mag-login po tayo sa ating CIMB account. Sa mga wala pang CIMB app dyan, i-download nyo lang sa Play Store para makapag-sign up na at para makapag-utang na rin sa GCredit na converted to cash na. At ayan po, nasa dashboard na po ako ng aking CIMB account. So makikita natin guys na aking balance ay 538 pesos. So ang next po natin gawin ay i-click natin itong cash in. And then dito po tayo sa over the counter, i-click po natin yan. And then pindutin po natin itong other payment center. At dito po tayo sa EasyPay, GCash or payment centers, i-click po natin ito. So halimbawa guys, ang amount na ating uutangin sa GCredit ay ito, 2,500 pesos. So kailangan may sapat na billable balance po tayo sa ating GCredit guys ha. So ayan, 2,500. By the way, isisit muna natin itong cash in to. I-click lang natin ito. At dahil may Fast Plus account ako dito sa CIMB, so kailangan kong mamili ng isa kung saan ko i-cash in ang aking utangin. So itong GSave ang pipiliin ko para madali lang ma-withdraw sa GCash. Pindutin ko lang itong GSave. At pagkatapos niyan, i-click natin itong continue. The minimum amount for cash in is 3,000 pesos. It seems like the amount you entered is below the minimum limit for this channel. So kailangan 3,000 pesos pataas yung utangin natin guys. So i-click na natin itong change amount. At ayan na po, 3,000 pesos na po ang nakalagay. I-click ulit natin itong continue. We sent you an email. An instruction from Dragon Pay has been sent to your email. So may sinend daw na instruction sa ating email kung paano natin ipagpatuloy ito. Or pwede rin pindutin natin itong payment instructions. Pareho lang po yan. Anyway, ituturo ko rin naman po sa inyo ngayon. Pero mas mabuti na mabasa din natin itong payment instruction. I-click lang po natin yan. So ito na po yung payment instructions guys. So ito na po yung 3,000 pesos na utang natin galing sa GCredit. So nakapinding pa po yan. At may nakalagay sa baba, biller name, Dragon Pay. At may reference number.
At ayan na po ang amount, 3,000 pesos. At ang description, GC Plus account. At may deadline po ito guys. Kailangan hindi po tayo lalagpas sa 24 hours, matransact na natin ito. Dahil kapag lumagpas na, ay invalid na po ito. So ito po yung instruction guys. Step 1, pay. Pay in cash only. So kayo na lang po magbasa sa ibang steps guys ha. Ituturo ko rin naman yan sa inyo. So ngayon, ang next po natin gawin ay balik muna tayo dito sa taas para kopyahin natin itong reference number. Long press lang natin ito or double tap and then i-click natin itong copy. At kung nahihirapan po kayo nito guys, ay pwede natin kopyahin ito sa papel. Dahil kailangan natin ito sa next step natin. I-exit muna natin yan at i-open natin ang ating GCash account. So makikita natin guys na zero balance ang aking GCash wallet. So ang sunod po natin gawin guys ay i-click natin itong bills. And then i-click natin itong search bar sa taas. At i-search po natin Dragon Pay. Wait lang po guys ha, processing ba po siya. Ayan po, so i-search natin Dragon Pay. At ayan na po, i-click na natin yan. So dito po natin ilagay guys yung amount na 3,000 pesos. So dito natin ilagay yung reference number na kinopya natin doon sa CIMB. And then ilagay natin dito ang ating contact number. And then ang ating active email address. Actually, optional lang po ito guys. Pero nilagyan ko lang. I wait guys. 3,000 lang pala ito, hindi ito 3,500. May service charge pala ito guys ha, 10 pesos. 3,000, 10 pesos lahat ang mababawas sa ating G-Credit. At pagkatapos nyan guys, i-click natin itong next. And then click natin itong no, just pay bill. At ayan po, nagiging 3,000, 10 pesos na. At dito sa my payment source guys, syempre sa GCredit yung source natin ngayon. Pindutin lang natin ito para dito sa GCredit malagyan ng check. At ito po ang remaining balance sa aking GCredit guys, 9,204. Ipapakita ko lang sa inyo mamaya guys kung talagang nabawas po ba yung 3,000 pesos. Pagkatapos niyan, i-click natin itong next, itong nasa taas. At ayan po, Dragon Pay confirmation. You're about to pay 3,010 pesos using GCredit. At ayan po, total bill amount 3,000 pesos. Service fee 10 pesos. And then click natin itong confirm. At ayan na po guys, payment received. So i-download natin ito guys para may proof tayo kung sakaling magka-aberya. I-click natin ito para ma-save and then click OK. So ngayon guys, i-exit muna natin ito. Balik po tayo sa ating CIMB account. Tingnan po natin kung napasok na ba yung 3,000 pesos. So ayan po, nag-notify na po guys, cash in successful daw. So ayan na po guys, napasok na po ang 3,000 pesos na in-cash in natin galing sa GCredit. So ngayon guys, i-exit naman natin itong CIMB, i-open naman natin ang ating GCash account. And then i-open natin ang ating GSave para malipat na natin ang 3,000 dito sa ating GCash wallet.
at para ma-cash out na natin. Click-click natin itong CIMB. So ayan po guys, nandito na po ang 3,000 sa ating GSave. So ngayon guys, ilipat na natin sa ating GCash wallet. I-click na natin itong withdraw. So ilipat natin yung 3,000 pesos. And then click next. And then click confirm. Hintayin ang 6-digit authentication code na isend sa ating GCash number. After 3 minutes, kung wala kang code na receive, i-click lang itong resend code. At ayan na po, rescinding na po. At ito na po, na-receive ko na po ang code. And then click submit code. GSave withdraw success. At ayan na po guys, pumasok na sa ating GCash wallet yung 3,000 pesos na galing sa ating GCredit. So ngayon guys, titingnan po natin ang aking GCredit remaining balance. I-click lang natin itong borrow, then click GCredit. So ayan po guys, ang 9,000 pesos plus na remaining balance ko kanina, ngayon ay nagiging 6,000 plus na lang po. So legit po talaga guys, na ang GCredit pwedeng ma-convert to cash. At dahil may GCash card na po ako guys, pwede ko na po itong i-withdraw sa mga ATM machines. Sa mga di pa nakakaalam kung paano mag-request ng GCash card, may tutorial na po akong na-upload kung paano mag-request ng GCash card. Nasa description area lang po yung link, pakiclick na lang po. So yun lang man po guys, sana may natutunan po kayo. Pakilike na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at pakishare na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba ko pa pong mga tutorial video about GCash, pakihanap na lang po sa aking playlist na ang pamagat ay GCash Tutorial. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang mga po guys, maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye!